Bagong mangge Kyo Sharingan ni Sarada, totoo nga bang pangontra sa Senrigan ni Ada? Sigurado nga ako na mangyayari yan. Dahil itong mangge Kyo Sharingan pattern nga ni Sarada at yung Senrigan pattern ni Ada ay nakita na nga natin noon bilang simbolo ng mga watawat na ginamit noon ng mga Otsutsuki clan members sa buwan sa kaganapan ng Naruto The Last Movie. Oo, ito nga ay isang napakalupit na theory na gawa nga ng iba't ibang Boruto fans mula sa YouTube, Reddit at iba pang mga platform. At sa tingin ko nga ay dapat natin itong pag-usapan. Kaya naman atin ang simulan. Itong mga nabanggit ko nga kanina na mga simbolo na nakita natin sa Naruto The Last Movie ay sinasabi ngang magiging parte nga daw sana ng Naruto sequel na dapat nga ay magiging kasunod sa Naruto Shippuden. Meaning na dapat nga ay magkakaroon pa ng bagong series na tungkol sa adult life ni Naruto at hindi nga dapat muna magkakaroon ng Boruto. Pero ayon nga din kay Anime Balls Deep, isang English anime review channel, dahil nga daw sa health reasons ay hindi natuloy si Masashi Kishimoto sa paggawa ng bagong storya na to. Instead, itinuloy nga nila ang isang idea na gumawa ng sequel na tatawaging Boruto Naruto Next Generations, na kung saan hindi nga muna si Kishimoto ang magiging lead author or writer dahil nga sa health reasons. At dito nga nag-take over si Ukyo Kodachi at Mikio Ikumoto na naging main illustrator at main writer nga ng Boruto manga mula noon. At matapos nga ang 52 o 53-ish chapters ng Boruto o matapos ang 4 hanggang 5 taon, muli nga nagbalik si Masashi Kishimoto bilang lead author at writer para sa Boruto. Kaya naman yung mga ideas nga ni Kishimoto na hindi niya nagamit dahil nga hindi natuloy yung kanyang balak na third part ng Naruto series, maaari na nga niyang gamitin dito sa Boruto Time Skip dahil nasa kanya na nga ulit ang creative freedom bilang isang author. At dito nga pwede na nang ilagay yung mga ideas niya sa Boruto Time Skip. At mukhang sinimulan na nga ni Kishimoto yan dito sa Senrigan at Mangekyo Sharingan Designs na ibinigay nga niya para kay Sarada at Ada, na konektado nga din sa Otsutsuki Clan, na isa nga sa mga main mysteries pa din sa Boruto series na siguradong isosolve dito sa Boruto Time Skip. So senpai, ano nga ba yung ibig sabihin ng Mangekyo Sharingan ni Sarada at Senrigan ni Ada? Well, alam ko naman na alam na ninyo kung ano ang Senrigan ni Ada at mga abilidad nito. Ang kakayahan na makita ang kahit anong pangyayari sa kahit saang sulok ng mundo at ibang dimensyon mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Pero itong Mangekyo Sharingan nga ni Sarada ay isa pa ring misteryo sa ating lahat dahil hindi pa naman inire-reveal sa atin kung ano yung mga abilidad ng Mangekyo ni Sarada. Ngunit kung pagbabasihan nga natin yung designs ng dalawa, masasabi ko nga na itong Mangekyo Sharingan nga ni Sarada ay magiging hard counter para sa Senrigan ni Ada dahil nga ang design nitong Mangekyo ni Sarada ay inspired sa hugis ng araw at siguradong mamamanang nga ni Sarada ang Amaterasu Dojutsu katulad ng kay Sasuke at Itachi. At since ang Sharingan nga ay nagbibigay ng kakayahan sa user nito na ma-predict ang future even though movements lang yung kaya nilang i-predict, malaki nga ang chance na magkaroon nga si Sarada ng kakayahan na makita ang absolute future gamit yung kanyang bagong Mangekyo Sharingan. So bilang counter nga kay Ada na kayang makita ang mga pangyayari sa past and present na para bang CCTV na nakakabit sa kahit saang sulok ng mundo, maaari nga ding si Sarada ay magkaroon din ng abilidad na kabaliktaran nito, ang kakayahan na makita ang future at baguhin ito, na siguradong pwede nga niyang magamit para tulungan si Boruto na baguhin yung kanyang masaklap na fate o destiny na sinusubukan nga niyang baguhin noon pa. Posible nga itong mangyari dahil ayon nga mismo kay Kishimoto ay originally dapat bibigyan nga daw niya ng abilidad si Uchiha Madara na magkaroon ng kakayahan na makita ang absolute future. Ngunit wala nga daw siyang sapat na oras para mas bigyan pa ito ng focus at atensyon. Pero ngayon nga pwede nang i-apply at ibigay ni Kishimoto itong ability na ito kay Sarada Uchiha. At bukod nga dyan maaaring nga din na itong si Sarada ay magkaroon ng ultra high level genjutsu na kung saan magagawa nga niyang i-reverse ang divine technique ni Ada na manipulahin ang utak ng bawat tao sa buong mundo at baguhin ang history na kung saan maibabalik nga ni Sarada yung tunay na history ng mundo at maibabalik nga niya kay Boruto yung totoong pagkakakilanlan niya bilang Boruto Uzumaki, anak ng 7th Hokage at hindi isang terorista. Gets nyo ba? Total reverse counter para sa abilidad ni Ada. Malaki nga ang chance na ganyan nga ang mangyari. Well, in the end, theory lang naman to na nakuha natin mula sa iba't ibang sources sa internet. Sa August 20 nga i-release ang unang chapter ng time skip ng Boruto manga. At siguradong doon nga natin makikita kung magiging totoo nga ba itong mga sinasabi natin o hindi. Kaya naman kung gusto mong maging updated sa Boruto manga at ating mga reviews and analysis para sa mga upcoming episodes at chapters, don't forget to like, follow and subscribe and kita-kits tayo sa susunod na video na kung saan paano nga ba kung malaman ni Sarada ang katotohanan sa likod ng Uchiha Clan at ang buhay ni Sasuke. Abangan nyo yung next video. Andrei Senpai out. Peace.